para po sa mga nagbabalak magtrabaho sa Kingdom of Saudi Arabia. Maaari nang magpadala ulit ng mga Pilipinong mga manggagawa sa Saudi. Matapos mapagkasunduan ng Pilipinas at Saudi, natapusin ang umiral na deployment ban simula po sa November. Batala sa Singapore, nasa 10,000 trabaho naman ang nagbukas. Alamin natin ang iba pang detalye tungkol dito with Department of Migrant Workers Undersecretary Hans Leo Cacdac. Attorney Cacdac, magandang araw, you sir. Magandang araw din sa inyo, Sir Aljo, sir, and to all your televiewers and listeners. Opo. Yusek, ano ang ilan sa mga napagkasundan sa isinagawang bilateral discussion sa pagitan ng Pilipinas at ng Saudi Arabia kaugnay sa pagpapadala ng OFW sa Saudi po? Yeah, pwede ko munang ipaliwanag ang konteksto. Si Pangulong Marcos, of course, gave the directive na sa kanyang SONA to Secretary Toots Oble ng Department of Migrant Workers na magkaroon ng pag-uusap, dialogo, mag-reach out to the Saudi government at magtungo sa Saudi Arabia para kausapin ng Saudi government at paigtingin at palawigin ang proteksyon sa ating mga mahal na OFWs sa Saudi Arabia. At bunsod nito, nagkaroon nga ng pagpunta ni Sec Toots, nagtulak na papuntang Saudi si Sec Toots mula sa Singapore after the state visit last week. And of course, in the last few days, ay nagkaroon ng negosasyon, pag-uusap si Secretary Toots sa kanyang counterpart sa Saudi Arabia, si Labor Minister Ahmed Al-Raji. And nagbunga ito ng mga pagkakaroon ng agreements at mga kasunduan at commitments on both sides patungkol sa una, pagpapaigting ng proteksyon para sa mga OFWs, yung standard employment contract, malinaw na inilahad sa joint statement signed by both labor ministers, Secretary Toots and Secretary Minister Al-Raji, na yung standard employment contract ng OFWs in Saudi ay rerepasuhin, lalo na sa aspeto ng pagkakaroon ng insurance coverage ng OFWs in the event na hindi makapagbayad ng sahod ang mga employers nila. Pangalawa, pagkakaroon ng wage protection measures na ang ibig sabihin ay sisiguraduhin na buong-buo, walang bawas at mabilis, agarang binibigay ang sweldo ng mga OFWs through a visible and most likely electronic means. No? Wage protection mechanism ang tawag dyan. And then of course, yung sinasabi na karapatan ng OFWs na magkaroon ng kanyang pagkakataon na idulog ang kanyang reklamo kung merong paglabag ng kanyang karapatan ng sang-ayon sa kontrata at sa batas at i-preterminate yung kanyang kontrata kung sa tingin niya hindi niya matitiis at sobra na at talagang hayag ang paglabag sa kanyang karapatan. So, itong mga bagay na ito, kadagdag pa dyan yung blacklisting and whitelisting of recruitment agencies on both sides para malaman natin kung sino ang uliran at sino ang tiwali na agency na dapat kumbaga ay panigan o iwasan. Ito, among other things, ang mga napag-usapan, may technical working group na ilalahat sa magdadaan na araw at linggo at buwan. At dito natin malalaman kung ano ang mga detalye ng implementasyon kasi napakahalaga talaga na magkaroon ng pagpalawig ng mga OFW's rights and responsibilities tungo sa, sabi rin doon sa joint statement, pagkakaroon ng resumption of deployment of OFW sa November 7. Kaugnay po sa pag-implement ng automated recruitment process, ibig sabihin ba may inaasang pagbabago, changes pagdating sa proseso ng mga nais mag-apply ng trabaho po sa Saudi, Yusek? Yes, magkakaroon ng automated process kasi ang kagandahan ng automated process, obviously bibilis, no, kasi automated. Pero ang mas mahalaga pa dito, transparent.
accurate at makikita natin yung accountability ng both sides. Sino nagpa-process ng dokumento, malalaman natin kung saan ang mga loopholes, kung saan merong pagkukulang o ano paman kung sakasakaling merong kailangan iwas to sa sistema. Ito ay pagkasalarawan ng shared responsibility na madalas na binabanggit ni Secretary Poots. Binanggit niya ito sa kanyang press con mula sa Jeddah noong isang gabi. Na malinaw sa kanyang pakikipag-usap with the Labor Minister, yung shared responsibility na na-establish niya na kailangan hindi lamang sa Philippine side ang pagdulog at paglutas ng problema ng isang OFW na sa Saudi, kundi joint effort ito ng both the Philippine and Saudi governments. At isa sa mga isasagawa dyan, yung anti-human trafficking effort na kailangang i-address, kailangan lutasin. At the good news is, nadinig natin mismo sa Saudi Labor Minister doon sa press con, doon sa signing ceremony, na tutok na tutok din sila sa anti-human trafficking. And this is a first in Saudi Arabia, pagkakaroon ng pahiwatig at shared responsibility to address human trafficking. Yusek, sa datos po ng PSA, Saudi Arabia ang bansang may pinakamaraming OFWs. Gaano kalaking tulong ang labor reforms sa mga OFW, pati na rin sa ekonomiya ng bansa, ng Pilipinas? Well, Saudi Arabia remains to be the number one source of, the number one destination country for OFWs. And speaking of origin countries, tayo naman sa Pilipinas ay matagal na rin pinagkakatiwalaan ng mga Saudiya. Mula pa nung dekada 70 sa panahon ng ama ng ating pangulo and ng ating kalihim ng migrant workers. So matagal na ito, it's a long standing relationship between two governments towards helping, facilitating employment and helping the rights OFWs in terms of respect of their rights and responsibilities. Ano ang trabaho naman daw ang maaari nilang applyan sa Saudi at ilang Pinoy workers ang inaasahang ipadadala natin? Well, ang madalas na nababanggit sa usapan at pati si Secretary Toots mismo ay binabantayan niya rin na maigi ay yung sa construction. Kasi alam natin na ang mga workers sa construction sites ay nagkakaroon din ng issue at problema sa pagpapasweldo, sa working conditions, sa living conditions kasi they can live in company barracks sa site, no, sa construction site. So, eto may demand dito. Lalo na yung kanilang vision ng pagpapaunlad ng kanilang ekonomiya, ng kanilang lipunan sa Saudi by 2030. Kaya napakahalaga nito at magkakaroon ng nakikita tayong job opportunities doon lalo na sa construction sector. At ito ang madalas kong nadidinig na gustong palawigin ni Secretary Toots itong aspeto ng construction market. Of course, that's not to say na walang iba't pang trabaho sa Saudi. Nandiyan yung ating mga health workers. And of course, ang isa pang mahalaga sa puso ni Sec. Toots at ni Pangulong Marcos is yung mga OFW kasambahay. Dahil nga karamihan paso natin yung mga sa OFW kasambahay sa Saudi. Opo. May follow-up po tayo dyan. May inasaan din bang tawag dito, Yusek, deployment cap? Well, ito ay posibleng nasa negotiating table or technical working group table kasi ayon doon sa joint statement, magkakaroon din ng technical working group para repasuhin at si ayos yung mga napag-usapang commitments. Irepasuhin ang mga current policies and implement yung mga commitments nitong huling araw between Sec. Toots and her counterpart. So, kasama dyan syempre yung usapin ng pagpapalawig ng karapatan ng mga OFWs natin doon. Ano ba ang naging epekto naman ito, Yusek, mula ng pansamantalang ipatupad ang cap na ito, itong deployment cap sa Saudi Arabia since last year? Ang ibig niyo sabihin siguro, Sir Aljo, kasi nga may usapin na sa November 7, may resumption ng deployment. So
there was a time na sinuspend yung pagpapadala deployment, no, at yan ang umiiral ngayon. Ang naging epekto nito syempre ay kung titingnan kasi natin, of course ang deployment ay naapektuhan, pero kung titingnan natin ang layunin nitong suspension ng deployment is para marepaso at makapag-usap both sides of the table, ang Philippines at Saudi. At yun nga yung bunsod na direktiba ni Pangulong Marcos at siya naman pagpunta ni Sec. Tuts doon. So para sa akin, kung bunga ang tatanungin, eto na yun. Nagkaroon ng mahusay at sabihin na natin mainit na pagtanggap ni Secretary Tuts sa Saudi Arabia. Dahil sa determinasyon nating palawigin pa ang proteksyon ng OFWs, nagkaroon ng mag-uusap, negosasyon, at ito, nagbunga na sa joint statement na pinirmahan ni Sec. Tuts at Minister Al-Raji noong isang araw. Gaano karami, Yusek, ang natatanggap ba ng reklamo dahil sa mapangabusong mga employers? At kumusta rin ang pagtugon ng bagong departamento sa mga kasong ito? Well, ilalagay ko sa ganito, at any given time sa shelters natin, may mga 500 OFWs. Kingdom-wide, the three areas where we are present. So, at least 500 in the shelters na kailangan tulungan, karamihan mga OFW kasang bahay. At ito ang pinakamalaking source of worry ni Secretary Tuts. Dinalaw niya lahat ng shelters at kinausap niya yung mga OFWs doon. Siyempre, pinag-utos niya na improve yung mga pasilidad sa shelters, things like ventilation and pagkain, etc. But more than that, yung proseso ng pagpapauwi nila. Kaya ang isa sa mga tinake up ni Sec. Tuts and Minister Al-Raji is dapat bigyan daan yung pagpapauwi ng isang OFW na may reklamo sa kanyang kontrata at may reklamo ng pang-aabuso para siya makauwi. Dahil wala sino man na makakapilit sa isang tao na magtrabaho lalo na sa ibang bansa dahil slavery na yon kung hindi pa siya natin pinauuwi at gusto na niyang umuwi at ayaw na niya magtrabaho doon. Bukod sa Saudi, Yusek, libu-libong trabaho rin ang alok ng bansang Singapore para po sa ating mga kababayan. Aling mga industry ito ang tinatawag na in demand. Well, bago lang yon na Sir Aljo, tapusin ko lang yung sa Saudi by saying na kagabi ay may kasama si Sec. Tuts na 101 OFWs from Jeddah na inuwi nila ni Admin Arnel Ignacio ng OWA dahil sa cooperation din with the Saudi government. Ito na yung shared responsibility na iniahayag natin. Bilang manifestasyon yan ay ito na, may 100 na naiuwi nasa ayos ang kanilang mga kaso. Now, sa dako naman ng Singapore, ay yes, another successful state visit for the president, and with that, si Secretary Tuts signed a joint communique with the department, with the Ministry of Health in Singapore. At ito naman ay magbibigay daan sa pag-uusap tungo sa deployment ng health workers in Singapore. Alam natin na ang health workers sa Singapore ay sikat, Filipino health workers sa Singapore sikat tanyag sa kalidad ng kanilang selbisyo, loyalty sa kanilang trabaho, care sa kanilang mga pasyente. Kaya obviously, ang Singapore government ay gustong pag-usapan pa ito, palawigin ng pag-uusap. And of course, meron din tayong sariling patakaran dito, di ba? May deployment cap na itinalaga ang IETF through the DOH. Kaya binabalaan sila ang dalawang sitwasyon, yung pangangailangan natin dito at sa Singapore. At yun ang bibigyan daan ng joint communique, yung pag-uusap patungkol dito. So, ang mahalaga dito ay both sides are cooperating. It's a first also between Philippines and Singapore in terms of signing a bilateral labor agreement. Kaya very proud tayo sa achievement na ito. And of course, palalawigin pa ito through a series of technical meetings until magkaroon ng follow-up agreement in this regard. Paalala na lang din sa mga kababayan natin, Yusek, para makaiwas sa mga peking recruitment agencies. Go ahead po. Yes, Sir Aljo, maraming salamat muli. And of course, paalala sa ating mga kababayan, sa mga job applicants dito, maging matalino, huwag magpapaloko kasi po ang mga illegal recruiters naglipa na, magpapain yan ng plane ticket,
na para bagang ang dali-daling lumipad palabas ng bansa, pero ang mahalagang tanong po dyan, pagdating ng ibang bansa, ano na po ang gagawin doon? Dahil magiging biktima na kayo ng mga human traffickers at lahat ng gusto magsamantala sa mga OFWs na basta na lang dumakma ng plane ticket at lumipad palabas ng bansa. So, mag-ingat, make sure sa lisensyadong recruitment agency kayo dumadaan, lisensyado ng Department of Migrant Workers at ng POEA, at yung principal ninyo, foreign employer, ay accredited din sa talaan ng Department of Migrant Workers at ng POEA. Ang hotline natin, 1348. Dumulog lang po kayo doon. Maging matalino, huwag magpaloko, huwag papatol sa illegal recruiter at human trafficker. Yung oras, Department of Migrant Workers, Undersecretary Hans Leo Katdak. Thank you po.